may implication siya sa lahat ng labor rights issue. Pag may, pag in-enumerate mo yung mga, let's say, yung 5-4 ILO conventions, lahat yun masasakul ng rights issue. Kasi pag, pag hindi ka regular employee, hindi ka makakasal sa union. Pag hindi ka makasal sa union, hindi ka makapag-succeed sa collective bargaining. So yun, well, yung iba dyan, ano, yung sinabi lang natin, sinabi lang natin kanina. So ano ba yung suggestion natin? Sige, sa next slide na lang, yung last slide. So, ang gusto sana natin, mapass yung security of tenure and regularization bill. Siyempre, after struggle ito, dahil katulad na sinabi natin kanina, hindi ganun karami yung mga sympathetic sa atin. Pero surprisingly nun, sa committee on labor, ano, yung version natin nakapasa. Yung sa Senate, mukhang kaya rin natin kasi si, I think si Senator Estrada pa rin pa rin. O si Senator Jigoy pa rin yun. Siya yung instrumental para napasa natin yung RB 9481, ano? Na talagang nip-nip lang yung hindi mo ito kung paano natin nagawa yun. Na mapapasa natin yung 9481. So siguro kung umasa tayo sa bilang yun, 2 years ago sa 9481, magkabilang yun ulit yun. Number two, sana magamit ng Dole. Ito, suggestion lang namin. Hindi namin alam na anong details. Pero sana magamit ng Dole yung Article 128, yung visitorial, tsaka enforcement power para i-declare yung mga certain specific positions na regulatory. Of course, nakausap ko si Yusek Antito. Ginagawa naman nila ito. Kaya lang ang problema, kina-question din ang asa sa NLRC. Of course, talagang under the law, unfortunately, the new system. Pero malaking tulong pa rin in terms of kahit nang mamulat yung mga manggagawa, ano nga pala, at least sinabi ng Department of Labor na kami ay regular employment tayo. Dapat. Number three, yung goal sana yung Office of the President at yung Congress, i-monitor yung closely monitor yung dito ng NLRC pagdating sa kahit na secure to tenure na lang muna. Huwag na muna yung mga manipulers, huwag na muna yung mga UAP. Kahit na secure to tenure lang para madali yun. At magugulat sila na medyo maraming problema. Number four, baka pinakamahirap, sana yung goal mag-initiate ng dialogue with the Supreme Court at saka Church Labor Center, Church Labor Conference, saka yung kasama natin dito. Para pag-usapan yung mga yung legal issues pagdating sa contract litigation, lalong-lalo na yung mga doctrine na nilalabas ng Court of Supremo. At lalong-lalo na yung issue ng napakatagal na litigation pagdating dito sa contract litigation, sa contract litigation. So yun lang muna siguro, pasensya na medyo humaba kasi ayokong malipat yung mahala. Salamat. Okay, maraming po salamat, Atty. Salvador. As we go along, baka mas maganda po yung mga hindi pa na-recognize.